Okay. Okay, maayos. Ewan yan. Start na tayo. Ilan pa kulang, Class Mayor? Record na tayo. Okay. Di mo pa po. Magyayaan mo na yun. I-late mo na lang. Okay, so chapter 5 na tayo. Bipolar junction transistor. So, panibagong component to, electronic component. So, yung una, diode. No? Pangalawa, transistor. So, yung kulay green, yan lang yung i-discuss ko ngayon. No? Yan yung content ng buong course ng chapter 5 sa course syllabus. So, yung green, yan yung i-discuss ko. And then, bukas naman yung iba. Okay. So, yan ang itsura ng transistor. Rinig ba ako? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay, so ito itsura ng transistor. No? Iba-iba presyo niyan. May 2 piso lang. No? May ganun. Merong 500, 600 pesos. No? Yung iba kasi, nagpe-presyo ng mahal. Yung iba, mahal talaga. No? Depende yan kasi sa kailangan mong transistor. Hindi pa laging ganyan yung itsura ng transistor. Iba-iba. Mamaya nandyan. So sa loob niyan, may 2 diode. Yun yan, no? Connected back-to-back. So, mamaya na yun. Construction muna tayo. And schematic symbol. So, ito ang schematic symbol niya. Okay, dito na lang magsusulat para mabilis tayo. Okay. Hindi bago. Okay. Ayan. Okay. Hindi mas drawing ko. Ayun yung picture. Okay. Sa gitna, mayroon ditong substrate. Kapal ng konti yan. Ayan. So, ito, may arrow. Okay? 2 yung arrow niya. Pwedeng papasok, pwedeng palabas. 2 klase yung transistor natin. So, normally, palabas. Ayan. Yan yung direction ng current. Kung saan may arrow, yan yung emitter. Pangalan ng pa, parang sa diode, mayroong anode, cathode. Sa transistor, hindi na ganun. 3 na kasi yung pa niya. No? So, emitter, collector, and then base. Yan yung mga pangalan ng paa niya. Okay, ito. Collector, base, emitter. Okay? Or, another type of transistor is, pabaliktad naman yung direction ng current niya, no? Papasok. Ayan. Okay? So, ganun pa rin. Ito pa rin yung emitter, collector, and base. Okay? Ayan. Okay? Tandaan nyo lang, ganyan lang. Introduction to transistor. Okay? So, nung gumawa tayo ng diode, okay? Gumawa tayo ng diode, meron tayong junction, kaya tinawag na PN junction diode, no? Isang P-type material, majority carriers ay holes, at saka isang N-type majority ay electrons. Sa exam nyo, minority, sabi ko. No? Pag minority, kabaliktaran. Majority. Majority nito, negative. Majority nito, positive. Holes. Minority nito, electrons. Minority nito, holes. No? Minority. So, yan ang diode. No? So, meron tayong anode, cathode. Okay? So, sa transistor, dinagdagan pa ng isang layer. Okay? Kaya tinatawag siyang 3-layer device. Okay? Ayan. Nilagay ng P, ng N, at saka ng P. Sinobrahan lang ng isa. Kaya tuloy, naging 3 yung paa niya. Okay? So, ang tawag dyan, PNP. That is another type. Yan yung may arrow na papasok. No? Sa schematic symbol, ito yung symbol niya. Kita na lang natin. Yung may arrow papasok. No? Another type, tama yung ayan. Another type is NPN. Okay. NPN. 3 pa rin yung paa niya. Okay. Schematic symbol. Palabas. Okay. Okay. So kung pwedeng ito yung emitter, base, collector. Ayan. Emitter. Yung base palagi nasa gitna. Okay. Yung collector,
pwedeng nandito, pwedeng nandito yung emitter. No, depende kung mabaliktad kasi parang end yan eh. Pero hindi baliktaran yung paa ng emitter tsaka collector. Ang point ko sa drawing, no? Pwedeng sa drawing, nandito yung C, nandito yung E. Okay? Kasi drawing lang yan eh. Pero sa totoong buhay, hindi mo pwedeng pagpalitin yung paa na yun. Dapat alam mo kung alin yung emitter doon, tsaka base, tsaka collector. So, drawing tayo yung transistor. Ganyan ang itsura ng transistor, no? Yung kanina sa picture. Parang semicircle yung ibabaw niya. Then, metal doon yung paa. Okay? Kuminsan, ang paa niyan, emitter, collector, base. Kuminsan, ganyan. Eh, kaya malilito ka, kala mo nasa gitna yung base. Sa schematic diagram at saka sa representation niya, nasa gitna yung base. Pero sa tong buhay, hindi lagi. Kuminsan, pagbili mo ng transistor, tatlo pa. Ayan. Andito yung emitter, andito yung base, yung collector. Ayan. So, para makasigurado ka, hindi ka magkamali ng kabit, titingnan mo sa datasheet. Okay? Nasa internet lang lagi yun, mga datasheet. No? Merong datasheet.com. Muna natin ulit. No? Datasheet. Ako, anong datasheet? Lumabas dito. Ito kaya yan. May live pa. So, kung ano lumabas dito, ganyan ang pansin. Okay natin. Ayan, may mga lumalabas na ganyan. No? Okay natin, 9013. 9013. Iba to ah. Okay. Diyan na yan. Ayan, electronic components. Hindi ko kasi ginagawa ito eh. No? Dati, iba pa yung mga itsura ng page niyan. Oops, ayan, may napindot na naman ako. Ano ba ito? Iba na itong nakuha ko. Tignan natin ang transistor. Transistor. Masyado kasing madami, no? Magulo. Okay. Transistor. Ito na kaya yan. NPN transistor silicon. Manufacturer niya, Unisonic. Madami kasing manufacturer yan eh. Ito na una, Unisonic. Pass nga tayong isa. Saan tayo makarating ito? No. Ang known. Amihan na lang. Mga natin subukan ulit. Mag-discuss muna tayo. At hindi ko kabisado yan. Ayan. So, PNP. Emitter, base, collector. NPN. Emitter, base, collector. Okay? Pagka gumawa ka ng transistor na P, P, N, walang ganyan. No? Diode lang din yan kasi yung P na yan magkadikit, isang P lang yan, okay? Wala ring NNP or PNN, mga walang ganon. So dapat NPN lang, alternate or PNP. Mag araw papasok, PNP, araw palabas, NPN. Ayan, ganyan lang. Pahirapan ang sarili natin. Ano man nakasulat dito, nababasa nyo ba? BC547. BC547. Try nga natin ulit. Magandang ito, all data sheet. Iba naman. BC547. Search. Ayan, BC547. Paano ba to? Switching and amplifier silicon. Ito PDF. Paano kaya makikita ito? Ayun. Ayan. So, Motorola yung mag-manufacture, no? BC546, 547, 548, applicable siya. Okay? So, BC547, ito yun, no? Meron siya mga characteristics, electrical characteristics. Ayan, katulad yung maximum ratings,
thermal characteristics. Hindi nyo maintindihan yan. Medyo komplikado yan, no? Kasi exact detail na yan ng isang component. Minsan, mga nagre-repair o mga engineer, konti lang tinitingnan nila dyan, mga current requirements or beta, tsaka alpha. Parang gain, no? Kasi marami siyang mga characteristics, eh. Para yan sa mga engineer na nagde-design talaga, no? Ang dami yan. Ako hindi ko rin naintindihan yung iba dyan. Hindi maubos, ah. Is construction. Wala na to. Sayang oras ko dito. Ayun. 1, 2, 3. Meron siyang 1, 2, 3 pag nakatapat sa'yo. So, ito yung 1, collector, base, emitter. So, yan. Collector pala yung 1. Yung number 2, base, number 3, emitter. Yan lang madalas tingnan. At least di ka na mamamali dyan kasi meron kang data sheet na. Okay. So, wala akong pinakita kaninang collector yung una. So, oh, dito sa figure ko, puro emitter pa. So, meron pang collector yung una. No? Madami. Talagang hindi siya default. Okay. Next. Okay. Ganun ulit. Kaya nila magbasa niyan. Tatagalogin ko na lang. So, meron tayong operating operation ng sa diode, meron tayong forward at saka reverse. Sa transistor, tatlo yung operation natin, no? Isang active, saturation, cutoff. Ano yan, sir? Dito gumagana yung transistor ng tama. Okay? Okay lang din, ginagamit din yung transistor dito at dito as a switch. Pero pag ginagamit siya as amplifier, kasi amplifier ang transistor, dito sa active region. Okay? The transistor operates as an amplifier. Where IC is equals to beta IB. Accept niyo muna ang formula na yan. Saturation, the transistor is fully on, operating as a switch. Current collector is saturated. Okay? Naka-on siya. Naka-on yung switch. Pag naka-off naman yung switch, ang tawag doon, cut-off. The transistor is fully off, operating as a switch. IC is zero. IC is saturated, IC is zero. So, dalawa na. Para switch yan. Pag in-on mo yung transistor as a switch, tawag doon saturation. Pagka in-off mo yung switch, cut off. Pero pag ginamit mo siya to amplify a signal, active region. Ayan. Kasi yung diode switch lang talaga, on-off, on-off. Yung transistor, switch na, amplifier pa. Pwede kahit ano gamitin mo doon. Okay. O, dapat ma-achieve mo yung kanyang condition. Okay, binabasa ako back-to-back. Okay. Sabi natin kanina, example tayo isa NPN. NPN. Ibig sabihin niyan, diode negative. Negative. Okay. Yan yung isang diode natin, no? Negative, positive. Okay? Kinabitan, yan, isang diode yan. Isa pang diode dito. PN. So, positive, negative. Okay? So, dalawang diode connected back-to-back. At ito yung isang tinawag nating emitter. Collector at yung gitna sa paa, tawagin natin base. Ayun. Ganun lang siya. Dinuktukan lang ng isang layer of material, naging transistor na. Sir, pwede ba apat? Pwede. No? Meron pang ganun. Actually, may five pa. Meron P, N, P, N. Four-layer device. Mahal yan. Yan yung mga tiyatawag na thyristors. No? Hindi na natin naabutin yan. Thyristors. Ginagamit yan sa power electronics. Okay. Ito, transistor lang. Tatlo, transistor. Pag dalawa, diode. Okay. Meron mahirap na itong analyze kasi madami na itong apat na yung paan nito. 1, 2, 3, 4. 4 pins na yan. Okay. The word transistor is a combination of two words, transfer varistor, which is describes their mode of operation way back in the early days of electronics development. There are two basic types of bipolar transistor construction nga pala. Hindi didiscuss ko ang tawag doon ay bipolar junction transistor, no? Kasi yung susunod na topic natin ay field effect transistor. Maraming klase ng transistor. Pinaka basic bipolar. Yun muna. Yun lang, no?
So PNP and NPN, which basically describes the physical arrangement of the p-type and the n-type semiconductor materials from which they are made. Sabi ko nung babasa, eh, ba't ba ako nagbasa? Okay. Ayan, na-explain ko na pala to. Ito yung back-to-back na arrangement niya, no? Ayan, ilugan natin, back-to-back. Okay. NPN. Kasi kinukuha ko lang din sa internet yung mga picture na to. Hindi na ako mukha sa libro, malabo eh. Kaya minsan duplicate ko kung ano maganda mga picture. Ulit-ulit ko kinakabit, no? Okay, ito may bago tayo dito, circuit symbols. Okay, balik tayo sa drawing. Lakihan natin, transistor, NPN. Ang laging dinidiscuss sa libro, NPN. Kasi yan ang mas commonly used, NPN type. Okay. Ulit. Tatlo pa ah. Tabagin natin itong emitter. Nilakayan ko na, no? Base, collector. Pag sinukat mo ang voltage dito sa dalawang paa na to, iba natin kulay. Paa na yan. Ang tawag dyan, ang voltage dyan ay BBE. Titingnan mo na yung letter, BBE. Okay? Voltage across base emitter. Ang voltage dito, tsaka dito, PBC. Okay? At ang voltage dito, tsaka dito, BCE. Titingnan mo na yung letter, no? Ayan. Kaya, babalik tayo sa picture, ayun, nakaturo na BCB, BEB, baligtad pa sa kanya, BCE. Okay? Yung BCB tsaka BBC, parehas lang yun. Okay? Depende kung saan mo nilagay yung negative. Pero parang hindi kayo mali ito, parehas lang yun. Okay, sabihin, equal lang to sa BCB. Okay, ito equal sa BEB. At ito ay equal sa BEC. Pero, pag nagbasa ka lagi ng mga libro, madala mo yan makita. Okay, kinancel ko na. So, yung default lagi sa libro, BCE, BBE, BBC. Okay. Wala ka ng ibang makukuha dyan. Yan na yun. Tatlo. Tawag doon voltage. At yung kuryente na pumapasok dito, kasi NPN to papasok ang kuryente dyan, ang tawag dyan, IE, emitter current. Okay? At ang kuryenteng palabas dito, ang tawag dito, IB, base current. Dito, IC. Okay? Ano lang to? Introduction to transistor kasi. Saan ba yung symbol? Bali mo na kalimutan ako eh. Ang direksyon ng kuryente sa transistor, isa lang. Isa lang kapag ka, operating region, green. Itingnan mo itong arrow. Okay, yan kasi pinakamalaking kuryente, emitter. So kung arrow papunta dito, pag ganyan yung direksyon yan, IE. Okay? At sigurado, yung dalawa papasok. Okay, IC, tsaka IB. Okay. Okay tayo dyan. Ito, tingnan mo araw papasok. Oh. So, papunta ganun yan, IE. Okay, dahil siya ang pinakamalakas na current, lalabas dito ngayon yan. Ang lalabas dito, IB. At ang lalabas dito, IC. Okay. Okay. Ayan. Bipolar transistor configurations. Meron tayong configuration, tatlo. Tinatawag na common base, common emitter, common collector. Ang i-discuss ko lang ay common emitter. Yan pa rin yung most commonly used. Okay? Pero papakita ko yung arrangement ng tatlo. Pero during problem solving, kasi mahaba ito eh. Mag-focus lang ako sa common emitter. No? Kasi basic electronics lang naman tayo. Sa ECE, kailangan i-discuss yan ng lahat. Okay. Ito yun. Okay. Meron tayong tatawag ulit na model. No? Two-port model. Ito yung transistor. Square na lang. No? Square na lang kunyari yung transistor. Kasi amplifier yan. Eh. So, tawagin natin siyang amplifier. A. Meron siyang gain. Ipapasok na signal sa amplifier. Mahina. Ayan. Paglabas, malaki. No? Amplified. Amplifier siya eh. Okay. Paano kinoconfigure yung bipolar na gawing amplifier? Doon tayo sa operating region, wala tayo sa switch. Pag sinabing common base, common yung base.
Okay? Ibig sabihin, based to, ayun, ito input eh. Input, output. Ito emitter. At ang output niya, nasa collector, tsaka base. Okay? Papasok yung signal sa paa ng emitter tsaka base, lalabas yung signal sa collector tsaka base. Common yung base, no? Diretso. Ayun. Kaya tinag na common base. Ganun lang siya kasimple. Ulit. Change color tayo. Okay? Common emitter. Papasok yung signal sa base at saka sa emitter. Lalabas yung signal sa collector tsaka emitter. Okay? Mapasin mo, may input na emitter, may output na emitter kasi diretso lang yan. Common emitter. Okay? Pero naiiba dito. No? Kasi nga yung configuration niya. Pag sinabing common collector, ito nasa taas yung collector. Lagay na lang natin dito. Change color. Blue. Ito collector. Tsaka dito. Ito nasa taas yung C. Okay? And then ang input niya, base. Output niya, emitter. Okay? Common collector. Hmm? Input base collector, output emitter collector. Ayan. Iba-iba ngayon yung characteristics niya pag ganyan ang ginagawa mo. Yung isa, malakas yung current gain. Yung isa, malakas yung ganito, impedance, ganyan and so on. Common base has voltage gain but no current gain. Ayan. Lalakas yung voltage pero walang lalakas na kuryente. Pagka ginamit mo yung common emitter, has both current gain and voltage gain. Kaya nga sabi ko sa inyo, most commonly used. Lalakas na yung kuryente, lalakas pa yung voltahe. Pag common collector, has current gain but no voltage gain. Kabaligtaran nun. No? Tandaan yung mga sa Kahoot. No? Puro ganyan yung exam natin. So, walang voltahe pero may kuryenteng lalakas. Kabaligtaran naman to. Dito parehas meron. Kaya ito laging ginagamit. Okay. Ayan, nilagay ko na. The common emitter amplifier circuit, the most commonly used. Okay. Papasok yung signal, input, papasok sa base, tsaka emitter. Okay. Lalabas yung signal sa collector, tsaka emitter. Kumbaga dito microphone, dito speaker. Okay. Kasi ito microphone, malihina lang to. Kung dito lalagyan ng amplifier, dito lalakas dyan sa mga speaker, no? Okay, direction ng current, papasok. Mata nyo, araw palabas, so NPN yan. Tandaan nyo agad, pag araw palabas, NPN, papasok, PNP. So NPN yan. So this is NPN. Okay? Papasok sa P, lalabas sa N. Papasok din yung kuryente dyan, ayun. No? Okay, kasi pinakamalaki lagi yung emitter current. Okay, nilagyan lang yan ng voltage, BBE, BCE. Kailangan kasi ng signal, no? Ng voltage para sa signal. Ayan. And then, nagkaroon ng resistor dito. Input resistance and then load resistance. No? So, parang nakakalito, parang komplikado na siya tingnan. Pero, labels lang yan. Okay? Karoon lang ng RL tsaka RN. Pinagsama-sama yung mga kanina. Hindi pa naman natin yan isosolve ngayon. Eh. Mm-hmm. In this type of configuration, the current flowing out of the transistor must be equal to the current flowing into the transistor as emitter current given as blah, blah, blah. Ito ang formula na huwag nyo kakalimutan. IE, emitter current, is equals to IB plus IC. Default yan sa lahat ng transistor. Okay. Kaya sabi ko, pinakamalaki ito kasi sum yan ng dalawa. Ayan. Formula number one. Number two, meron tayong tinatawag na beta. Nakikita yan sa datasheet. So, ang hirap maganap dito ng beta eh. IB. Current gain. Current gain. Ito. Natin pasinin muna. Okay? Meron tayong tinatawag na beta. Okay? Characteristic yan ng isang transistor. That's IC over IB. Walang unit yan kasi ampere over ampere is cancel. Okay?
Tandaan natin yan. Beta equals to IC over IB. Nandun yan sa datasheet eh. Masyado maraming laman, hahanapin ko mami. Ang beta kasi mahalaga sa isang transistor para malaman natin kung ano yung nilalakas niya. Ang tawag kasi dyan, current gain. Okay. Current gain. Kung gaano yung ilalakas ng signal, makikita mo yun sa beta. At yung beta, nakikita sa datasheet. Okay. Para malaman mo kung anong transistor yung bibilin mo. Hmm? So, IC over IB. Ngayon muna. Okay. Hindi ko binabasa para kayo na lang magbasa. Beta. IC over IB. Meron pang isa, alpha. IC over IE. Okay. Balik tayo sa formula natin. Ipapasok ko dito yung beta sa formula na yan. No? Ano mangyayari? IE is equals to IB plus ano to dito beta IB, di ba? So beta IB, IC is equals to beta IB, cross multiply lang, and then simplify, common factor is IB quantity beta plus 1. Okay, so meron tayong ano bagong formula, IE is equals to IB quantity beta plus 1, number 3. Okay, yan ang mga natatandaan nyo. Meron na tayong tatlong formula. Kahit dalawa lang, derive mo itong pangatlo. Okay, check. Ito yon. Ngayon, pwede mo rin ipasok yung alpha dito. Okay? Pwede mo rin ipasok yung beta dito. Yan yon. Simplify mo. Ito na lalabas. No? Hindi na ako magde-derive. Alpha is equals to beta over beta plus 1. Okay? Or beta is equals to alpha over 1 minus alpha. Okay? Algebra lang yan. Gusto nyo, kayo nyo mag-arrange. Para mabilis lang. Tapos na eh. 7:30 pa lang pala. Okay? So, transistor amplifying action. Meron pa ba ito? Wala na. Tapos na. Okay. Tsaka tayo maghanap doon sa datasheet ng beta. Discuss ko muna to. Marami ako nakalimutan eh. Okay, magtanong kayo. So, tapusin ko muna yung handout tsaka kayo magtanong. So, meron dito yung figure. PNP. So, hindi to commonly used, no? PNP eh. Example, sa libro to. Galing to sa libro. Page 119. PNP. Emitter base collector. PNP. Emitter base collector. Okay. Ayan. Meron daw signal na pumasok 200 millivolts. AC lagi yan. Kasi pag DC switch yun eh. Kasi ang mga signal, AC. Boses ko, AC yan. No? Kung DC ang boses ko, ang sasabihin ko lang, puro tut-tut-tut, ganun lang. No? Kaya tut. Pag ang boses ko ganito, nakata nyo, naiintindihan nyo, intelligent signal ang tawag dito. AC yan. Okay. At lahat ng boses natin, unique. Mga voice frequency natin, unique. No? Pero pag pumasok sa microphone yan, nagiging variation niya na electrical signals na complex. No? Kaya AC. At yun, check ko. Nakopya ko lang. 200 millivolts. 20 ohms input impedance, then 5 kilo ohms, 5 kilo ohms. Ang yan na. Inang muna, meron dito 100 k. So kung ito ang emitter, kapasok yung kuryente dyan. Okay? Okay. Kasi ano siya, heavily doped. Kung natatandaan nyo doon sa exam nyo, sa Kahoot, LED, o kung anong klaseng dope siya, no? Pag maraming doping, alam nyo na yung doping, adding impurities, no? Pag maraming doping,
mas mataas ang conductivity. Okay, pag walang doping, intrinsic 'yon, walang silbi. Pag konti doping, mataas ang resistance. Okay? So since ito ang pinakamataas na doping, itong emitter, siya ang pinaka-conductive among the three materials. Yung mahalaga yung sinabi ko na yun. So lagay nyo dito, heavily doped. Heavily. Heavily. Not heavy, ah. Heavily doped. Ito namang base, lightly doped. Okay? Lightly. Tama ba spelling ko ng lightly? At ito naman, moderately. Okay, drink moderately. Moderately. Bakit pangit ng kulay. Okay. So, ito ang pinaka most conductive, medyo conductive, poor conductive. Kasi light lang. Yung LED, heavily doped yun. Kaya conductive talaga yun. Okay. Okay. Sabi natin, IE is equals to IB plus IC. So, yung kuryente dyan, papasok. May pupunta dito, IB. At may pupunta doon, lalabas, no? Kasi papasok equal sa palabas para masatisfy natin yung equation na yan. So, this is IC. Technical to, kaya makinig lang kayo. Okay? Ayan. Next. Andito pa ba ako? Baka nga, dizzy na ako. Yes, po. Doon nga dyan. Dito pa siya. Isang hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello po, sir. Sige, tama na, tama na, tama na. Okay. Nakalimutan ko tuloy. Ayan. So, ito. Papasok, palabas, palabas. Satisfy natin equation. Since ito ay lightly doped at mataas ang resistance, konti lang yung makakapunta dyan. Konting-konti lang na kuryente. Okay? Kasi nga, mataas yung kanyang resistance. Eh. Ang tendency, dito pupunta yung kuryente sa IC. Okay? So, in reality, kung ito ay 100% pumasok, yung IE, mga around 5% na current lang ang pupunta sa IB. At yung 95% ang pupunta sa IC. Okay? Yan yung relationship niya. Okay. So, since napakaliit lang talaga ng IB, 5% lang ng IE, kuminsan, sa approximations, ginagawa na lang nila IC, IE, is approximately equal to IC. Kasi 100% is almost equal to 95%. IB is assumed to be zero. Pero hindi pwede mag-zero yun kasi magsuswitch yun. Kaya lang, very, very small amount of current. Okay? Yan na. Yan yung mga truth na about transistors. Hindi ko type ng kulay na to. Violet na tayo. Ito, brown. Okay? So, sabi natin, papasok si IE dyan. Konti lang pupunta dito, pupunta lahat dito, 95%. Okay. Ulit. Ano yung IE na yan? So, base sa given na problem, makuha ko yung current, no? Tawagin ko siyang IE input. Yung IE, IE input, kasi input to output dito. B over R. Ano ba yung B? 200 millivolts. Yung resistance na nakikita ko sa input side niya ay 20 ohms. Okay. What is I1 or I input also equals to IE? 200 milli over 20. Magkakamali pa kayo. 200 over 20, 10 milliamperes. No? Tumingin na ako dito. Papasok dyan, 10 milliamperes. Okay? Saan pupunta yung 10 milliamperes? Sige nga. Ano? Siyempre, may pupunta dito 5%, may pupunta dito 95%. Okay? Assuming natin na ideal tayo, dire-diretso dyan yan. Kasi nga, gamitin natin to. Okay? Dire-diretso dyan yan. Ilan na yung kuryenteng dumadaloy dito sa resistor? 10 milliampere. Okay? Pero in reality, less than 10. Bawasan mong 5%. Para mabilis lang tayo. Kasi si libro, ganun din ginawa niya. Okay, inequal niya, no? Assume to be equal. Ayun, 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 ayun. Check. Okay. IC is equals to IE. Approximate lang naman assume, no? For the moment. Ayun, tama. Okay.
Ano ngayon yung voltage na masusukat ko across 5 kilo ohms? Yan yung RL eh. Okay, what is BL? IR. So, 10 milliamperes multiply by 5K. Pindot. Ano sagot? 50 volts. 50 volts. Check nga natin sa libro. Saan? Ayun, 50 volts. Nakakita na niya. Okay. Amplify na yan. Nag-amplify na siya. Sir, parang nag-amplify yan. Ang pumasok, 200 millivolts. 0.2 volts. Wala pang 1 volt, no? Wala pang 1 volt yan. 0.2 pumasok. Paglabas sa transistor, 50 volts na. Lumakas yung voltahe, nag-amplify. Common base yan, no? Common base kasi base to eh. Ito base. Ito base, no? Yan eh, base, no? Common base yung example ni libro kasi mas madaling unawain yan. Okay? So, ganun pala. Nalalakas pala yung voltahe pag dumaan sa transistor. Yes, nag-amplify siya. Because the current is being transferred with the change of resistance, no? Kasi low resistance to eh. Ito high resistance. Okay? Kaya, sabi dito, yung sabi dito, hindi ko pala, yun, transfer plus resistor, transistor. Okay? Hindi ko pala nasama to, voltage gain. Pag sinabing voltage gain, AB, ano yung gain nilakas? Ang formula ng gain ay output over input. Okay? Kaya sa case natin, BO over PI. Ano yung lumabas na voltage? Sabi nyo, 50 volts. Ano yung pumasok? 200 millivolts. Cancel yung volts. Ano gain niya? 250. Yan ang voltage gain AB. Okay? Yan ang nilakas niya, 250. Okay? Gain. Kumbaga sa volume yan, volume knob, no? Ano yung gain mo? Tapos na kasi ito eh. Introduction to transistor. Babalikan na lang natin yung mga... Balikan ko nga ulit ito. Ngayon ko lang kasi nakita ito eh. Ayun. DC current gain. Hindi nga masusulat dito. DC current gain. Ayun. Ito mga gain. Ayun. 110. Buti natapat na agad. Minimum to. Ito typical maximum. Ayun o. Oh. Okay. So dito ay titingin sa typical values. So ang BC547 ay merong 90 na beta. Beta yan, current gain. Okay. 150 sa BC546. Tsaka 547B, 548B. Ito A. Yun. Kaya kunyari, nasira yung radyo mo, no? At nakita mo, sira yung transistor, umusok BC547A. E wala kang mabili. Tatanong ngayon sa yung tindahan, meron po kami BC546B. Pwede ba yan? Pwede eh. Kapalit mo. Lalakas ngayon yung gain mo, no? Okay. Mas malakas ngayon tunog ng amplifier mo. Okay. 90 maging 150 gain. Kaya yung volume mo, konting piit mo pa lang sa volume mo, malakas agad. Hindi ka tulad ng nakasanayan mo na konting piit lang sa volume, yun na yung tunog mo. Ngayon, pag piniit mo yung volume mo, malakas agad ang tunog kasi pinili mo yung 150 gain eh. Kaya pag tinodo mo yung volume, garalgal na yun. Kung dati hindi gumagaralgal dito sa buo pa siya, ngayon garalgal na. Pero gagana kasi yan yung equal lang ang malahat yung mga transistor na yan. No? So, titingnan mo. Kung ayaw mo mangyari yun, eh maghanap ka talaga ng BC547A. Okay? And so on. Pag bumili ka ng BC548C, 300 na yung gain nun. Malakas na yun. Masisira na ang amplifier mo. Kasi hindi na siya nakadesign doon. Okay? Ang tawag doon, another term for beta is HFE. Yun. Ito yung nasakto. Ano ba na iba na dito? Cut-off current, emitter breakdown niya, mga breakdown voltage yan. Masisira na siya. Temperature, thermal characteristics. Okay. Sa data sheet na to, lahat na ng BC547 nakalagay eh. Kaya madami. Okay. Nakabili na ako niyan eh. Actually, nahirapan akong bumili ng BC547 na yan eh. 546. Ang nabibili, pag pinabili kayo ng teacher nyo ng transistor sa future, pabibili sa inyo 9014. 9014 tsaka 9013. Ayan. Okay. Yan ang mga tiyatawag na general purpose transistor. Ginagamit sa CPE. Sa KIC. Yan kasi 2 piso lang. Kaya pag bumunta kayo sa tindahan, pag pinabibili kami ng teacher namin ng ganitong transistor,
Pag sinabing 10 piso o 20 isa, wag na kayo bumili kasi manloloko 'yun. Okay, dapat ang presyo niyan 3 pesos maximum. Okay? Anyway, yung iba kasi mga tindahan, wala nang kabenta-benta, tapos tubo diyan piso-piso lang. Ayahan mo na, no? Kung ginawang 5 piso, okay lang 'yun, no? Napakaliit na bagay, pero pag 20 masyado nang abuso eh. Kung gusto niyo silang tulungan, okay lang din. Tulong na lang. Wala namang iba nakasulat na dito. Balikan natin ulit pabalik. Any question? Ito kayo na magde-derive nito. Since di naman tayo magde-derive sa Kahoot, nakabisaduhin nyo lang yung mga formula na yan. What is a formula for beta, alpha, yan. Tama ako dito eh. Okay. Tandaan nyo yung formula ng IB. Ayan. Yung may naalala ko. Yun, introduction lang talaga. Balik tayo sa formula. Ano yung mga formulang dapat tandaan? I is equals to IB plus IC. Mapa NPN man yan o PNP. Okay, same yan. Same lang. Samba. Kung ito ay PNP, palabas yung IE. Okay? At papasok naman si IB at saka si IC. Tandaan nyo na lang, lahat ng kuryente na direksyon, baliktad sa PNP. Okay? Kung ang NPN ay papasok si IE, palabas si IB, IC, baliktad lahat yon sa PNP. Okay? Kabisaduhin nyo to, kabisaduhin nyo to. Pinasok natin sa equation na yun. Ito lumabas. Bakit mo ba pinasok, sir? Meron kasi mga pagkakataon sa problem solving na walang IE, IC, pero may given na beta para masolve mo pa rin yung problem. No? At meron pang isa. Ayun, kalimutan ko. BBE is always equals to 0.7 volts. Kasi silicon yan eh. Okay. Balik tayo sa taas. Saan ko ba din drawing din? Yan lang, hinaharap ako ng figure. Ito. Ito yun. BEB yan. BBE rin yan. Yan yung BBE. Always 0.7 volts. Okay, ito rin yun. Ito yun. Okay. Laging 0.7 volts yun. Kasi laging naka-forward bias. Laging naka-forward bias ito. Ayan. Okay. Okay na. Laging forward bias yan. Itong dalawa na to, laging naka-reverse yan. Okay. Kaya meron tayong biasing. Kaya kung naka-reverse to, hindi 0.7 yan kasi reverse bias yan. Ito reverse bias. Hindi rin yan 0.7. Yung forward bias lang ang 0.7. Kasi open switch dito, close. Gulo, gulo. Ito close switch. Ito close switch. 0.7 yan, voltage drop. Ito open switch. Ito open switch. Okay? Kaya reverse bias. Pag reverse bias, ang voltage doon, kung naalala nyo dati, hindi 0.7. Depende sa source. Alala nyo? Drawing tayong diode. Yan natin resistor. Hindi natin positive, negative. Forward reverse. Dito lang tumingin. 15 minutes pa ako. Forward reverse. Forward close switch yan, di ba? Ni kuryente yan. Okay, ano ang voltage across the diode? BD. What is BD? 0.7 kung silicon, tama ba? Kasi ang equivalent model niyan ay battery. Diba? Pero kapag reverse bias, ito mahaba. Mahaba. Reverse bias. Ano mangyari? Open switch, di ba? Hirap mag-drawing. Kapag open switch, ganyan, di ba? Open switch. Anong voltage across the diode? Eh, depende kung magkano to. Kung 12 volts to, 12 volts yun. Tama ba? Kasi walang kuryente. Kaya ang voltage dito, dahil reverse bias to, eh, depende sa source. Wala pa dito. Ang voltage dito, depende sa source. Ano yan? BBC yan, no? BBC.
Okay? Ito ang BBE. Ito, check emitter base. Yan ang 0.7 lagi. So ngayon, punta tayo sa proper biasing. Hindi ko nakita dito eh. Emitter, base, collector. Lagyan natin NPN. Okay? Sabi ko kanina, dapat daw forward bias tong emitter tsaka base. Lagi. Pagka pupunta ka sa operation region or active region. Paano siya magiging forward bias? Negative. Negative to. NPN. So, lalagyan ko to ng dito ko lalagay. Negative. Okay? Ito, positive. Oh. Dito ko lalagay positive. Okay na? Biasing naman yan. Hindi yung 0.7 biasing. Yung paglagay ng voltage. Okay? Tawagin natin itong BEE. Okay? Para mag-forward bias itong diode na to, kailangan yung negative na sa negative, yung positive na sa positive. Ito naman sabi ko, dapat reverse. So, paano mag-reverse yan? Negative. Lalagyan ko ng positive. Babaligtarin rin ko. No? Ayan. Ito, positive. Lalagyan ko ng negative. Okay? Ito ngayon ang ground. Ang tawag dito ay BCC. Ayan. Proper biasing yan. Yan ang tamang paggamit ng transistor. Lalagyan mo ng forward bias si emitter, lalagyan mo ng reverse bias si collector. Okay? Sa ganung paraan, magkakaroon ng depletion region dito. Okay? Pag nagkaroon ng pag nagkaroon ng depletion region dyan, tataas yung resistance. Pag tumaas yung resistance, yun na yung transfer plus resistor. Ito yung resistor. Resistance. Because of depletion region. Yun yung reason kung bakit tumaas yung voltage. Because of resistance. Kasi ni-reverse bias mo. Pag pinorward mo pareha siya, nilagyan mo ng forward bias pareho, eh, takbuhan lang ng takbuhan yung mga kuryente dyan. Wala na. Ano lang. Hindi na yung transistor. Circuit na lang yun. Okay. Ayun. Tandaan nyo, palaging ganyan ng polarity. Okay. Kaya pagka ito ay PNP, eh, babaligtarin mo lahat yung polarity niyan para masunod yung condition na forward si emitter, reverse si collector. Komplikado to. Okay. Kahit nga easy, pag tinuturuan ko ng transistor, hindi maintindihan. Ganun talaga, no? Pero yan yung na-invento nila. William Shockley, Jordan Bratton, Walter Bratton, and John Bardeen noong 1947. Okay, kasi hindi naman diode na invento nila. Iba naka-invento ng diode, naka-invento ng transistors. Yun, ng tatlo. Ang kinukwento ko sa inyo. Okay. And then, sa isang microchip, kung naalala nyo yung silicon wafer natin, yung microprocessors, meron dyan transistor na madami. Around siguro mga 3 billion. Okay. 3 billion na transistor sa loob niyan, microprocessor ng mga computer natin, mga laptop natin, no? Tsaka sa mga cellphone natin. Yung processor, yun yung binabayaran kasi, di ba? Pag may bili kayo ng gadget, gusto nyo malaman ano yung processor. Kasi yun yung speed, nandun yung speed, no? Siyempre, mas maraming transistor sa loob, mas mabilis. Okay. Kasi nagkakaroon na ng multitasking, no? So, yan, 7:55. Wala kayong question? Kung wala kayong question, tapos na tayo. See you tomorrow. Maganda yung exam natin ng Sabado. Walang DC. Walang DC, 100% lahat nakasagot eh. Yung nga lang, maraming mali. No? Pero at least, wala tayong problema sa internet nung time na yun. So, kaya mag-midterm tayo. Sabado. Take out ulit. Hindi makaka-exam. Madi-DC at di makaka-exam. Problem solving ka ngayon. Yung problem solving, didiscuss ko lahat yan kaya hindi ka makakareklamo. Pero yung mga nagkakahot, nakakasagot sa kahot, okay na yun. Yun na yung score nyo. Natatapos yung SEM sa inyo, ganun lang. Wala na tayong checkan. Assignment na lang. Pero yung mga hindi makaka-exam, madi-DC, magpa-problem solving kayo. Live din yun. Yun na lang checkan ko manually. Konti na lang. And then finals na tayo. Pwede na yun next week. No? Subukan natin ulit Saturday para maaga, para at least 1 week earlier tayo para makapagbigay na ako ng grades. Saturday ulit, finals na. Kasi chapter 5 na to eh. Bukas part 2 na to. Sa isang bukas, ay teka,
May announcement pala ako. Hindi ako magkaklase bukas. Kasi mag-e-exam yung isang section. Gagamitin ko ulit yung 7 a.m. Okay ba tayo, classmayor? Note mo. Noted po, sir. Okay. Walang klase bukas. Okay, pahinga kayo. Bibigyan ko kayo assignment. Mag-e-exam ng 7 a.m. yung kabilang section. Kasi gusto ko maaga para mabilis ang internet. Okay. So, probably by finals to, no? Saturday next week. Maganda kasi pag Sabado, tulog mga tao. Eh. Okay. Ayan. So, sa isang bukas, anong araw ngayon? Monday? Sa Wednesday, part 2 na to. And then sa Thursday, part 3. Tapos na yung chapter 5. In chapter 6 kasi, papahapi ako na lang yun. Eh, pandagdag sa finals. Okay? So, siguro ang gagawin ko midterm ay mula chapter 1 yan. Umpisa ulit yan. Chapter 1 to 5. Ano ba? Gusto nyo 4 na lang. Ano gusto nyo? Kasi mahaba yan eh. Pero 40 items lang din. Tapos i-finals natin yung 5 and 6. O, pwede rin 4, 5, 6 para madami na aral. Kasi kahot lang naman eh. Okay. Finals 4, 5, 6. Midterm 1, 2, 3, 4. Marami sa 4 kasi malaga yung 4 diodes yan eh. Okay yan. Any more question? Join ko na kayo. Stop recording na tayo. Bago ko stop recording, any questions? Wala naman na po, sir. Wala kasi di nyo maintindihan. Pero yan lang talaga para ng papaliwanag niyan. I-explain ko na nga ng Tagalog at saka mga inahon. No? Alam ko talaga walang magtatanong. Magbasa kayo ng libro. May stop recording bago mag-picture taking.